Isang malupit na araw mga pogi, narito ulit si Kapitan Sayote para sa isa na namang kwentuhan sa One Piece. Ngayon ay pag-usapan natin si Aokiji na tumalikod sa mga Marines sa One Piece. Matapos ang mahabang labanan ni Aokiji at Akainu, itong si Aokiji ay natalo. Si Akainu naman ay naging Fleet Admiral ng mga Marines habang si Aokiji ay umalis na sa Navy. Ngunit pag-isipan natin ito, maraming mga kakaibang bagay tungkol sa pagtalikod ni Aokiji sa mga Marines sa One Piece. Ano-ano ang mga ito? Ang una ay hindi siya pinatay ni Akainu. Isa sa mga bagay na talagang mapaghimala ay hindi pinatay ni Akainu si Aokiji. Bakit? Dahil kung titingnan mo sa Marineford Arc, si Akainu ay isang uri ng sadista na hindi nag-aalangan na pumatay sa kapwa niya Marines. Sinubukan nga rin niyang patayin si Kobe. Matapos na subukang itigil ni Kobe ang giyera, pinatay din niya ang mga iba pang Marino na nagtatangkang makatakas sa labanan. Kung mapapansin mo, si Aokiji ay lantarang kumokontra kay Akainu at dapat sana siyang mamatay, pero hinayaan ni Akainu si Aokiji na mabuhay. Pangalawa ay si Akainu ay tila walang pakialam sa mga kilos ni Aokiji. Sa chapter 793, sinabi ng mga Gorosei kay Akainu na si Aokiji ay kumampi sa Blackbeard Pirates. Ngunit walang pakialam si Akainu at sinabi na dahil umalis na si Aokiji sa Navy, ay hindi na siya nakakaapekto sa mga Marines. Ngunit ang pagsali ni Aokiji sa Blackbeard Pirates ay dapat na magkaroon ng isang seryosong banta. Bakit hindi man lang sinubukan ni Akainu na magpadala ng mga tao upang hulihin siya? Ang pangatlo naman ay bakit siya kaanib ni Blackbeard? Ang pangkat ni Blackbeard ay naging mapanganib mula pa noong matapos ang digmaang Marineford. Ngayon, sila ay naging isang pangkat ng mga Yonko at sinira pa ang natitirang pangkat ni Whitebeard na pinangungunahan ni Marco. Kaya bakit sumali sa kanila si Aokiji? Dahil sa talagang mahusay itong si Aokiji, kung nais niyang sumali sa Yonko group na ito, dapat siyang sumali kina Shanks o kaya sa mga Revolutionary Army. Pinapaalala nito sa akin itong si X-Drake na misteryosong sinusubukang tanggapin ang grupo nila Kaido. Si X-Drake ay kalaunang isiniwalat na isa siyang intel. Si Aokiji din ba? Ang pang-apat ay ang komento ni Aokiji kay Smoker. Sa chapter 699, sinagip ni Aokiji si Smoker mula kay Doflamingo. Nabanggit noon ni Smoker ang balita na si Aokiji ay nauugnay sa Blackbeard. Ngunit sinabi na Aokiji na siya pa rin ay ang dati niyang kilala. Ano din ang nakaka-interes? Pinayuhan din ni Aokiji si Smoker na ihatid kay Akainu upang magpadala ng mga admiral upang harapin ang problema ni Doflamingo. Sinabi pa ni Aokiji na ito ang magiging pinakamalaking sagabal mula nang maging isang admiral itong si Akainu. Ang panglima ay ang existence ng Sword Group. Sa One Piece, mayroong isang pangkat na tinatawag na Sword, isang lihim na pangkat sa loob ng Navy o Marine na ang mga miyembro ay binubuo ni Kobe at ni X-Drake. Hindi pa alam kung sino ang mga iba pang mga pangkat nito. Kaya itong si X-Drake nakabilang sa Worst Generation. Gayunpaman, ipinahayag sa paglaon na siya ay isang intel lamang para sa Navy at nag-uulat pa rin para kay Kobe. Hindi kaya si Aokiji ay pareho din? Ito ay kagiliw-giliw, lalo na nakikita kung paano nagpadala ng mga mungkahi si Aokiji kay Akainu sa pamamagitan ni Smoker sa Pang-Hazard. At yun lamang ang aking napansin tungkol kay Aokiji. Sobrang kahina-hinala, diba? Talagang may depekto itong si Aokiji o siya ay isa lamang sa mga kasapi ng Sword Group at ang trabaho niya ngayon ay mag-spy sa grupo nila Blackbeard. Ang paglalaban ni Akainu at ni Aokiji ay isa lamang bang acting para mapaniwala ang mga Blackbeard Pirates? Ayan guys, ano sa tingin nyo ang aking tsuri na ito? Kaya't mag-comment lang kayo sa baba at ating pag-uusapan. Maraming salamat sa panonood. Thank you so much mga Pogi. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, subscribe na sa Kapitan Sayote YouTube channel.
Don't forget to hit the bell button for our latest updates.